everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Andito na tayo sa part 3 and last part na hopefully ng kwento ni Joanne. Ako naman, abangan nyo ang pagtatapos ng kanyang kwento. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-hi at mag-hello sa ating mga suking tagapakinig. Hi kay Colleen Bueno, maraming salamat. Giselle Canada, thank you so much all the way from Zamboanga City. Hi kay Merichet Serviano, maraming thank you sa'yo, LB Lapot. Hello rin kay Maricel Mina, Charlene Baclohan, Daisy Duque, Mary Ann Tutor, maraming salamat, Simply Jean, Christy Dimitrial, Alcora Ukit, Marlon Valencia, thank you so much. Jayran Uraldin, maraming salamat din sa pakikinig. Sally Buma, April Roldan, maraming salamat. Mark Angel de la Serna, hello rin kay Zaida Vidal, maraming salamat sa pakikinig. Jonalyn Cabadol, hello rin kay Judith McGovern at sa lahat po ng nakikinig sa atin na walang sawa tayong sinusuportahan sa bawat araw. Maraming salamat. Nako, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, hinihikayat at iminumungkahi ko pong mag-subscribe na kayo itong ating channel at i-click ang notification bell para lagi po kayong na-update dito sa ating mga kwento. As of recording this video, ay meron na po tayong 69,806 subscribers. Malapit na po tayong mag 70,000. Maraming salamat po sa sumusuporta sa atin. I love you all so much. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa ang part 3 ng storya ni Joanne dito lamang sa Dear Mama Mia. Kaya yun ang gusto ng mama ko, Mama Mia. Umalis muna kami ni Ken para masanay ang bata na wala ako at hindi na rin ito didede pa sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay bumili agad si Ken ng mga gatas na kakailanganin ng anak namin. Medyo mamahalin pa yung gatas na kanyang binili. Alam ko talaga na hindi naman mayaman si Ken, kaya alam kong nauubos na rin ang budget niya. Ganun talaga siguro kapag nagkakaanak na. Naawa tuloy ako kay Ken dahil parang nagmamadali siya na kumpletuhin ang lahat ng kailangan ng bata. Nag-iwan din siya ng pera kay Mama. Ako naman noong mga panahon na yon ay naiiyak na sa pagtingin pa lamang sa baby ko. Iniisip ko pa lamang na malalayo ako sa kaniya sandali ay parang namimiss ko na agad siya at umiyak na ako. Kung ako lang talaga ang masusunod, Mi, hindi naman natin gagawin yun kay baby. Sasama natin siya. Para huwag ka nang malungkot dyan. Pero huwag ka nang malungkot, ha. Hindi naman tayo malalayo sa kanya ng matagal. Sandali lang naman. Parang gusto lang talagang masanay ni mama ang bata nang wala ka. Mahirap kapag kinukontra pa natin yung mama mo. Hindi pa naman tayo sure na buntis ako eh, sabi ko. Pa-check up na lang tayo agad. Gusto mo? Para malaman na natin. Ayoko. Bakit naman? Ayoko talaga. Mama Mia, ayaw na ayaw ko talagang pumupunta sa doktor para magpa-check up, lalo na sa mga ganyang bagay. Ewan ko ba, para akong hindi nasasanay sa doktor eh. Parang may phobia yata ako sa doktor. So ang ending, hindi kami nagpa-check up. Ang nangyari, Mama Mia, ayaw ko talagang pumunta dun sa OB. Ewan ko, pero hindi ko talaga feel na pumunta doon. Binilhan na lang ako ni Ken ng PT tapos yung resulta, Mama Mia, ay dalawang linya. Kahit na medyo blurred yung isang linya pero halata pa rin naman na dalawa yon, kaya positive talagang buntis ako. Lord help me. Kaka 4 months pa lamang ng anak ko tapos nasundan ito agad-agad. Sabi nila, Mama Mia, hindi daw basta-basta nabubuntis lalo na kapag nagbe-breastfeed. Pero hindi na ako naniniwala dun. Bakit ako ay nabuntis pa rin naman kahit exclusive breastfeed ako nung mga panahon na yon?
Dahil nga siguro may matres tayo, kaya kapag lagi tayong ginagalaw, ito ang magiging resulta. Nabubuntis talaga. Pero masaya naman si Ken nung buntis na naman ako. Mama Mia, ewan ko, hindi pa siguro siya nadala dun sa gastusin kay Kendra at gusto pa niyang magdagdag pa ng isa. Kahit na ayaw ko, wala na rin naman akong magagawa. Andito na to. Kaya tanggapin ko na lang dahil sabi naman nila, every baby is a blessing, di ba? Hello, baby number 2 na naman tayo. Medyo kinakabahan na ko, Mama Mia. Yung kaba na alam mong hindi ka pa nga tapos sa una mong task, tapos may binigay na naman sa yung iba. Kaya ayan, mahilig kasi sa pagbukaka. Kaya nabuntis tuloy. Lagi na lang ako noong nag-iisip ng malalim dun sa boarding house ni Ken. Namimiss ko na ang baby Kendra ko. Umiiyak nga ako paminsan-minsan, lalo na kapag wala si Ken at mag-isa lang ako dun sa boarding house. Lagi ding sumasakit ang dibdib ko, Mama Mia. Na para bang ang dami-daming gatas na nasa loob at sumasakit talaga ito. Ako na lang kaya ang didede dyan para naman mawala kahit konti yung sakit, sabi niya. Wag mong gawin yan. Kasi masakit kapag nagagalaw eh. Hawakan mo pa nga lang, nasasaktan na ako. Sisipain talaga kita dyan. Lagyan mo na lang ng yelo para malamig, para mawala-wala man lang kahit konti yung sakit. Para hindi na rin mamaga yung dibdib mo. Sure ka ba? Oo, subukan mo lang. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mama Mia, alam, hindi ko alam kung bakit niya alam yon. Nasubukan na ba niya? Naging nanay na ba siya? Feel ko talaga, Mama Mia, ay pati likod ko ay sumasakit na dahil sobrang naninigas na ang mga dibdib ko. Kaya ayon, tumawag ako sa pinsan ko at nagtanong ako kung ano ba ang dapat kong gawin para hindi na sumakit yung dalawa kong dibdib. Sabi niya, lagyan ko raw ng cold water o mas mabuti talaga yung yelo ang ilagay ko para hindi mamaga at mawala-wala kahit konti yung sakit na nararamdaman ko. Ay wow, ito palang sinabi ni Ken sa akin. So yun ang ginawa ko at effective naman talaga siya. Medyo napansin ko, Mama Mia, na lumiliit na rin ang napuproduce kong gatas. Hindi na rin ito tumutulo pero nararamdaman ko pa rin na parang may gatas pa talaga sa loob ko. Pero hindi na lang ganun kadami. Napakahirap naman ito, no? Sa ilang araw na nalayo ako sa anak ko ay sobrang miss na miss ko na siya. Tatawag ako kina Mama at iiyak ako habang tinitignan ko ang baby ko sa video call. Hindi madaling mapalayo ka sa sarili mong anak para ka ring mamamatay sa sobrang pagkamiss mo sa kanya. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at madali lang din nasanay ang anak ko dun sa formula milk na binili ni Ken para sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya masyadong umiiyak. Kasi yung ibang bata, Mama Mia, pag na ginagawa ng ganun ay iyak daw ng iyak. Naintindihan siguro ng anak ko na meron na siyang kapatid. Hindi masyadong nahirapan ang mama ko dahil hindi na rin masyadong maperwisyo ang anak ko. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at hindi na ito masyadong iyakin. Umiiyak lang ito kapag nagugutom o kapag matutulog na o di kaya'y basa ang kaniyang lampin. Dahil pang umaga ang pasok ni Ken noon, Mama Mia, gabi-gabi ay magkasama talaga kami. Mi, mag-date naman tayo. Para naman tayong mag-jowa niyan, date ng date. Ano pa bang tawag nito sa atin? We're more than mag-jowa pa nga, di ba? More than mag-jowa. Siguraduhin mo nga yan, Ken, hindi pa nga tayo mag-jowa. Alam mo, Mi, ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Na ano? I don't remember na nanligaw ka sa akin eh. Never kong na-remember na nagsabi ka sa akin na gusto mo ako. Magdadalawa na yung anak natin pero hindi mo talaga ako niligawan. Tumawa siya, Mama Mia. Ewan ko ba kung bakit lagi na lang niyang tinatawanan ang mga sinasabi kong ganon.
Sige nga. Pwede bang manligaw? Ano? Sabi ko, pwede bang manligaw? Sumakit ang ulo ko sa kanya. Ewan ko talaga. Ganun ba talaga yung mga men in uniform? Alam mo? Bakit ganyan kang magtanong? Ano ba bang dapat kong itanong, Mi? Sabi mo, hindi pa tayo naging magjowa. So ngayon, tatanungin ko ta kung pwede ba akong manligaw sa'yo. Tumawa na lang ako na parabang kinikiliti ako ng mga oras na yon. Bakit mo ako pinagtatawanan? Tanong niya. Natatawa lang, bakit di pwede? Tara na, malis tayo, mag-date tayo ngayon. Tumayo ako, Mama Mia, at hinarap ko ang salamin. Magbihis ka na at aalis na tayo. Ngayon na agad? Oo, sabi niya. So ayun, nagbihis ako, nagsuot ako ng highway short at fit na blouse. Sexy talaga ako nung mga panahon na yun dahil mahilig naman talaga ako sa mga sexing damit. Pagtingin ko sa kanya ay biglang nagkasalubong ang mga kilay niya. Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit anong mali sa itsura ko? Gabi na, Mi. Lalamigin ka niyan, pati yung baby na nasa sinapupunan mo. Magbihis ka nga, magpants ka, tapos magjacket ka. Napaka-sexy mo namang tignan. Gusto ko namang tignan ka ganyan eh. Pero ngayong gabi, malamig. At malalamigan yung baby natin. Okay lang sana kung umaga ganyan ang suot mo, walang problema. Hindi naman malamig. Malamig nga sa labas, magbihis ka na, huwag nang matigas ang ulo. Okay, fine. Nakabihis na ako, Mama Mia, dahil hindi pumayag si Ken na ganun ang suot ko. Matagal kami bago nakaalis dahil natagalan din ako sa kakaharap ng sarili ko sa salamin. Para bang ingudngud ko na yung sarili ko doon sa salamin ng arte-arte ko. Ewan ko nung mga panahon na yon, parang gustong gusto kong magandang maganda ako. Gustong gusto kong tinitignan ang sarili ko sa salamin lalo pat nakikita kong napaka-blooming ko. Hindi katulad nung nagbuntis ako kay Kendra na kahit pagligo ay halos hindi ko na magawa dahil sa sobrang tamad ko. Hindi na nga ako halos nagsusuklay nung mga panahon na yon kapag nag-duty ako eh. Hindi na rin ako naglo-lotion o namumulbuman lamang sa mukha ko dahil nakakapagod talaga. Pero ngayon, itong pangalawa kong pinagbubuntis, ewan ko kung bakit ang arte-arte ko. Gusto ko palagi akong maganda, nakapustura at palagi akong mabango. Hamantalang si Ken ay tingin lang ng tingin sa akin at inaantay kung kailan ako matapos sa pagkokolorete ko ng mukha ko. Mi, matagal ka pa ba dyan? Sandali nga. Sorry Mi, nagtanong lang naman eh. Para kasing gustong gusto mo na dyan eh. Mag-iisang oras ka na dyan sa harapan ng salamin, no? Nilingon ko siya at tinignan ko siya ng masama. Joke lang, Mi. Napakaganda mo. Pahalik nga. Lumapit siya sa akin at yumakap at humalik sa aking pisngi. Umalis ka nga. Nakakairita ka eh. Tama na yan. Mas lalo kang gumaganda. Maganda naman talaga ako. No need to remind me, sabi ko. Napaka-feeling ko nung mga panahon na yon samantalang nasa likuran lamang siya sa akin at tingin ng tangin. Ilang sandali pa, Mama Mia, ay nagparamdam na siya sa akin na inaantok na siya. Hindi na lang tayo aalis, sabi ko. Bakit naman? Basta ayoko na. Napapagod ako. Sayang naman yung pagpapaganda mo kung hindi tayo tutuloy. Malis ka dyan, matutulog na ako. Inaantok na ako. Dali-dali akong humiga sa bed nung time na yon para talagang bigla akong tinubuan ng kung anong saltik sa utak ko. Ewan ko, Mama Mia, napakadali ko lang mairita, napakadali ko lang mainis, na para bang nagagalit pa talaga ako sa kanya. Sa sobrang galit ko ay umalis ako sa tabi niya at pinaalis ko rin siya at humiga ako. Mama Mia, pinipilit niyang tanggalin ang kumot na itinabon ko sa katawan ko.
Tapos kinikiliti niya ako nung mga panahon na yon. Noong nagkakilitian kaming dalawa, ay bigla tuloy ko siyang nasipa. Agad naman siyang tumayo sa pagkakasipa ko at nahila niya yung kumot. Sa ginawa niyang yun, Mama Mia, ay nahila rin ako at nahulog ako sa baba. Oo, nangudngod yung mukha ko sa semento, Mama Mia, at yung bibig ko talaga ay dumugo. Parang naging The Flash noon si Ken na lumapit sa akin. Natakot siya, Mama Mia, dahil hindi ako kumilos. Hindi ako kumilos nung mga panahon na yun dahil napakasakit ng bibig ko. Mi, okay ka lang? Nasaan yung masakit? Asan yung masakit, Mi? Hindi agad ako nakapagsalita dahil masakit na masakit ang bibig ko. Pakiramdam ko ay para akong nabungi nung mga panahon na yon. Mama Mia, napakalakas kasi ng bagsak ko sa may semento. Para akong nanghina nung nakakita akong dumugo ang bibig ko. Sino ba naman kasi ang hindi manghihina kapag nakakita ka ng dugo? Yan kasi ang daming arte, sabi ko sa sarili ko. Umiyak ako noon, Mama Mia, dahil nakita kong natanggal ang isa kong ipin. Noong mga panahon na yon ay nagulat naman si Ken at tinignan niya yung bibig ko. Ipapa-check up kita. Ayoko. Mi, kailangan kang ma-check up. Baka kung anong nangyari kay baby. Ayoko nga, okay lang ako. Hindi naman tumama yung tiyan ko eh. Hindi ba masakit yung tiyan mo? Yung bibig ko lang ang masakit. Wait, kukuha muna ako ng ipapahid dyan. Ayoko nga. Mama Mia, alam ko, maarte ako sa paningin ninyo, pero natatakot talaga ako sa doktor at natatakot din ako sa mga bagay na pwedeng magdulot ng hapdi sa mga sugat ko. Dali-dali akong pumunta ng CR at hinugasan ko ang bibig ko na dumudugo pa nung mga panahon na yon. Nagsugat kasi ang aking upper lip at nawalan pa talaga ako ng isang ngipin. Ang ending ay hindi na nangyari ang date namin dahil namagana nga ang bibig ko. Ayun, ang dami kasing arte kaya ayan kinarma tuloy. Mama Mia, tingin lang ng tingin sa akin si Ken noon. Sabi ko okay na ako at nag-movie marathon na lamang kami. Nakaupo siya while ako ay nakahiga sa may paan niya. Tapos sinusuklayan niya ng kanyang kamay ang aking buhok. Napaka-sweet ano? Parang mag-boyfriend at girlfriend. Masakit pa ba yung bibig mo, Mi? Oo. Hindi na ako masyadong nagmaldita noon dahil baka makarma na naman ako. Punta talaga tayo ng ospital. Anong gagawin natin dun? Ipapa-check up natin yung baba mo. Ano? Yung baba ko talaga ipapa-check up mo? Tapos gusto ko rin malaman kung okay lang ba talaga yung baba mo. Kasi namagayang lips mo. Baka hindi ka na makapagsalita niyan. Nagalit ako sa sinabi niya, Mama Mia. So ibig sabihin ba niya talaga, kinarma talaga ako sa ginawa kong pag-iinarte sa kanya? Anong sabi mo? Bumalik ang pagtaas ng sungay ko nung mga panahon na yon. Init na init ako sa galit na nararamdaman ko sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia, ganun siguro talaga kapag buntis, ano, ang daming arte sa katawan, ang daming gustong sabihin at ang dali-daling uminit ng ulo. 10 days, Mama Mia, na nalayo ako sa baby ko. 10 days na tiniis ko ang pagkamiss ko sa kanya. Noong umuwi ako sa amin ay hindi na ako naihatid ni Ken dahil busy siya sa duty niya. So ako na lang ang umuwi dun sa bahay namin. Dali-dali talaga akong umuwi dahil miss na miss ko na si Kendra. Pagdating ko sa bahay ay kinakarga-karga ko lagi si Kendra dahil sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. During night time, Mama Mia, ay namimiss ko talaga ang pag-iisip na sa mga oras na yun dapat ay nakadede na siya sa akin. Nakakamiss yung mga time na nakakatulog siya habang dumidede siya sa suso ko. Miss na miss ko na yun. Pero hindi na namin magagawa yun kasi may kasunod na agad siya. My little angel na nadala-dala ako sa sinapupunan ko.
Mama Mia, napapansin ko na lagi na lang akong pagod nung mga sandaling yon at gustong gusto ko na lang talagang matulog. Napakahirap naman talagang magbuntis. And worse pa, Mama Mia, kapag tumatawag si Ken sa akin, ay talagang agad-agad akong nagagalit kapag hindi kapag natatagalan siya bago magsalita. Ewan ko, lagi na lang akong galit sa kanya. Lalo na kung magka-video call kaming dalawa tapos ngumingiti-ngiti lamang siya o nagjo-joke ay nagagalit na agad ako sa pagtingin ko sa mukha niya. Para bang kumukulo talaga ang dugo ko. Ewan ko, hindi ko alam. Kahit wala naman siyang ginagawang masama ay talagang nagagalit ako sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit lagi ko na lang siyang nasisinghalan. Yun ang dahilan kung bakit ko na lang siya laging sinisimangutan. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. At kung hindi naman tatawag si Ken dahil nga busy sa trabaho, ay umiiyak naman ako dahil namimiss ko siya. Na para bang mamamatay ako sa sobrang pagkamiss ko sa kanya kapag hindi siya tumawag sa akin ng isang araw. Ewan ko, kapag naman tumawag ay inaaway ko at pinapatayan ko ng video call. Kapag hindi siya tumatawag ay umiiyak ako na parang mamamatay na. Hindi ko talaga maintindihan noon ang sarili ko. May isang araw na tumawag siya sa akin. Gabi na yon, mga 10 p.m. at nakikipag-video call siya. Oh, napatawag ka. Wala ka bang duty ngayon? Wala, mi. Bukas pa. Anong ginagawa mo? At anong nangyari sa'yo? Tinignan ko yung mukha niya sa cellphone, Mama Mia, at parang inaantok na siya na para bang lasing. Tapos madilim pa, tapos may mga music pa sa paligid na para bang nasa loob siya ng isang beer house. Bakit parang lasing ka? Lasing ka, no? Nasaan ka ngayon? Tumatagay muna kami, konti lang naman, Mi. Nasaan kayo? Sinong kasama mo? Kami lang ng mga kasamahan ko sa trabaho. Asan kayo nag-inom? Dito nga lang kami, Mi. Sa isip-isip ko noon, Mama Mia, ay nagagalit na ako kung bakit hindi niya sinabi sa akin nung may araw pa na gagala pala sila at makikipag-inuman siya nung gabing yon. Pero hindi ko siya sinumbatan. Hindi ako nagpahalata sa kanya na galit ako, pero deep inside ay gustong-gusto ko na siyang awayin at gustong-gusto ko na siyang sipain kung nandun lamang siya sa harapan ko nung mga panahon na yon. Bakit ka tumawag? Umiinom pala kayo? Sorry, Mi. Hindi ako nakapagpaalam sa iyo kanina. Biglaan kasi itong lakad namin na to eh. Okay lang naman, walang problema. Huwag ka lang magpagrabi dyan sa pag-inom, ha? Oo, Mi. Ilang sandali lang, uuwi na rin naman kami. Okay, sige. Matutulog na ako. Okay, Mi. Sleep well. I love you so much. Sweet dreams. Kay, sabi ko at pinatay ko na yung tawag. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay galit na galit talaga ako. Yung blood pressure ko nung mga panahon na yun ay umakyat na. Siguro umabot na ng 500 over 300. Okay, OA naman, pero yun talaga ang nararamdaman ko. Hindi talaga ako nakatulog after nung tawag na yun dahil lagi na lang akong nag-iisip. No kayang ginagawa niya? Sino kayang mga kasama niya? Baka may chicks siyang kasama doon at kinakagat-kagat na niya sa paghalik as a friend tulad ng ginawa niya sa akin noon. Alam mo naman ang reputasyon ng mga men in uniform, hindi ba? Hindi raw nawawalan ng mga chika babes. Ewan ko, Mama Mia, pero nung mga panahon na yon ay parang galit na galit ako sa kanya. Hanggang sa umabot na ng alas 12 at hindi pa rin ako nakatulog. So ayun na nga, nagbukas na lang ako ng Facebook ko. Nakita ko ang isang My Day ng isa niyang kasamahan. Friend ko rin kasi yon sa Facebook. Mama Mia, nanlaki talaga ang mga mata ko sa nakita ko at nangitim ang paningin ko. Picture nila. Nandun siya sa may kantahan at may mga beer sa table. Apat silang lalaki tapos may tatlong babae silang katabi. Yung isa sa tabi ni Ken. At nakaakbay pa talaga ang babae sa kanya. Napakalaki pa ng ngiti nung babaeng yon, Mama Mia. Kaya pala, nag-e-enjoy pala siya. Sana all may kaakbay. Sana all akbay-akbay as a friend.
Nasabi ko nung mga sarili, nun sa sarili ko na Mama Mia, na lagot ka talaga sa akin, Ken. Lagot ka talaga kapag nagkita tayong dalawa. Totoo na ang galit ko noon. Sobrang pagsiselos na ang nararamdaman ko noon. Halos pati dandruff sa ulo ko nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay umalis na sa sobrang init ng ulo ko. Galit na galit na galit na talaga ako sa kanya nung mga panahon na yon. Inumaga na Mama Mia pero hindi pa rin ako nakakatulog dahil sa nakita kong my day ng kaniyang kasama. Kung ano-ano nang naiisip ko, gustong-gusto ko nang mambugbog ng tao. Inumaga na ako sa kaka-overthink kung anong ginagawa ni Ken kasama yung babaeng nakaakbay sa kanya. Mama Mia, para akong nagka-hyperacidity sa kakaisip. Parang isang oras lang yata ang naging tulog ko noon. Nung nagising ako, ay suka ako ng suka. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Nagsimula na rin akong magsuka every morning. Dumating na ang morning sickness ko. Yun ang pinakaayaw ko talaga sa pagbubuntis ko, Mama Mia. Nakakatakot kasi talagang magsuka dahil pakiramdam ko kapag wala akong kinain ay pati mga atay at balun-balunan ko ay sumama na sa pagsusuka ko. Mama Mia, may biglang tumawag. Hello? Hello, me. Sorry kung naka-istorbo ako sa'yo. Alam kong natutulog ka pa sa oras na ito. Me, about kagabi. Sorry, me, ha. Hindi akin yung chicks na yun. Yung katabi ko, hindi akin yun. Chicks? Yung minayday ng kasamahan ko? Alam kong nakita mo yun kasi pinakita niya sa akin at nag-react raw dun. Sorry, me. Pero hindi ko talaga babae yun. Kakilala lang namin yun tapos timing naman na nandun din sila nung umiinom kami. Panay, explain siya ng mga panahon na yun, Mama Mia. Sige nga, explain mo sa akin kung bakit magkaakbay kayo noon. Ano ba yung akbay na yun, as a friend? Pero lahat ng yun ay nasa isip ko lamang. Naramdaman kong parang defensive siya. Pero inantay ko talaga, Mama Mia, na may sinabi siya sa akin. Pero sandali, nakapag-react pala ako dun. Hindi ko na namalayan, ah. Ah, yun ba? Alam kong nagalit ka pero huwag kang magalit, Mia. Promise, wala talaga akong ibang babae. Ikaw lang talaga yung babae sa buhay ko. Manahimik ka dyan, napaka-defensive mo. Yung mukha mo, ang sarap-sarap tirisin. Sabi ko noon pero nasa isip ko lamang ang mga salitang yon. Siyempre sa labas, nagpa-asip pa rin ako na hindi ako apektado. Okay lang naman yun, wala namang problema. Kahit ilang chicks pa ang meron ka. Galit ka talaga sa akin, Mia, no? Sorry, hindi talaga ako ng chichick, promise. Okay lang, normal lang naman yun sa inyo. Normal lang naman talagang mang chicks yung mga lalaking mga malalandi. Mi, matutulog na ako, Ken. Masakit ang ulo ko. Pinatay ko na yung tawag na yon, Mama Mia, at pinatay ko na rin ang cellphone ko para hindi na siya makatawag pa dahil kumukulo pa talaga ang dugo ko. Yun lang ba ang tinawag niya sa akin ni umagang umaga para depensahan ang sarili niya? Kasi nga alam niyang nakita ako kasi nakapag-react ako. Ewan ko pero parang may pumasok ng isip sa utak ko nung mga panahon na yon at kung ano-ano na ang naiisip ko, Mama Mia. Hindi ako lumabas noon ng kwarto. Napapagod kasi ako. Kaya nasa loob lamang ako ng kwarto ko at kinuha na lang ng mama ko yung anak ko dahil umiiyak na. Hindi naman kasi ako marunong maghele ng bata. Naawa ako noon sa anak ko, Mama Mia. Nakaka-guilty dahil parang hindi ko siya naaalagaan ng maigi at lagi na lang masama ang pakiramdam ko dahil nga buntis ako. Tapos yung papa niya, ayun at parang may chicks pa talagang kasama. Hapon na nung lumabas ako, naglakad-lakad ang anak ko kasama ang kapatid ko. Sumakay-sakay sila sa motor ng kapatid ko, Mama Mia.
Ako naman ay pumunta doon sa may dagat para magpahangin at para magpalamig na rin ng ulo. Ate, nag-away kayo ni kuya, no? Tanong ng kapatid ko. Hindi naman. Huwag ka ngang magkaila dyan, ate. Nag-text sa akin si kuya. Nagtanong about sa'yo, bakit daw hindi ka makontakt? Ano nangyari sa inyo? Wala nga. Ano pa bang sinabi niya sa'yo? Nakiusap siya na tignan ko raw yung cellphone mo dahil tatawag daw siya. Talaga? Bahala siya sa buhay niya. Ate, hindi naman daw niya chicks yung kasama niya kagabi, pero selos na selos ka raw. Para ka namang chujan? Mama Mia, nagalit pa talaga ako nung mga panahon na yon dahil pakiramdam ko yung kapatid ko ay kinakampihan pa talaga yung lalaking yon. Kinurot ko talaga ang tagiliran ng kapatid ko dahil pakiramdam ko ay kinakampihan pa niya si Ken. Nakalimutan ko pala, Mama Mia. Ito palang sina Ken ay lima po silang magkakapatid. Pangalawa siya mula sa panganay at babae yung dalawa niyang, babae yung ate niya at may isa pa siyang, may dalawa siyang lalaking sumunod sa kanya at ang bunso ay babae. Yung sumunod sa kanyang lalaki, Mama Mia, yun ang sinasabi ng kapatid ko na gwapo daw. Sa kanilang tatlong magkakapatid na lalaki, ang sabi niya, yun daw ang sumunod kay Ken ang pinakagwapo. Well, gwapo naman si Ken, pero totoo naman ang sinasabi ng kapatid ko. Mas gwapo nga yung sumunod sa kanya. At parang type pa talaga ito ng kapatid ko, Mama Mia. Yung bunso nila ay grade 12 nung mga panahon na yon. Etong si Ken ang sumusuporta sa mga kapatid niya sa pag-aaral nila. Kaya idol ko rin talaga itong si Ken dahil napakabait niyang kuya at napakabait din niyang tao. Hoy, Juliana, baka lalandiin mo yung kapatid ni Ken, ha? Talaga, titirisin talaga kita na parang ipis. FYI, ate, bibi ko yun, ano? At saka, in-admire ko siya. Hindi ba pwede yun? Honest lang naman ako eh, napakagwapo niya. Tapos single pa. In-stalk ko na eh. Yang pagmumukha mo, ha? Nagiging stalker ka na. Huwag kang pakampante dyan sa bebe-bebe na yan. Kasi baka may ibang kachat na yan, sabi ko. Ay, si ate, hindi naman lahat ng lalaki ganyan eh. At saka, mabait naman yun. Mabait kapag magkasama kayo. Who knows, kapag hindi kayo magkasama, baka may iba ng kasama yon. Baka may ibang iniisip yon. Sige, mag-overthink ka na dyan. Ate, hindi ako katulad mo, no? Bahala siya kapag lumandi siya sa iba. Desisyon niya yan, siya din naman ang makakarma. Ay, iba din talaga tong kapatid ko. Napaka-strong. Sana all na lang talaga ganun ang mindset. Dapat maging ganun din ang mindset ko. Hindi yung ganito na parang may ipis sa utak ko na bulong ng kung ano. Hapon na nung nakabalik ang kapatid ko at ang anak ko. Buti na lang at kahit sandali ay nakalimutan ko ang galit ko kay Ken. Hindi ko pa rin binuksan yung cellphone ko, Mama Mia. Bahala siyang himatayin sa kakakontak sa akin. Hapon na nung tumawag sa akin ang isa kong kaibigan at ine-invite ako. Birthday mo ngayon? Parang sa susunod na araw pa yun na. Oo nga, pero ngayon ko lang isa-celebrate kasi aalis na kami bukas. Ay wow! At pa-advance ha? Sige-sige, pupunta ako dyan. Okay, sige. Aantayin ka namin, Joanne ha? Baka injanin mo kami. Hindi nga. Pupunta ako. Dadalo ako sa birthday mo. Hindi naman masyadong malayo ang lugar nila mula sa amin. Susunod na barangay lang naman kaya nagpaalam ako kina mama na aalis muna ako at pumayag naman sila. Ayoko sanang umalis, Mama Mia, dahil may baby na ako tapos may baby pa ako sa tiyan ko. Pero baka magtampo na sa akin ang kaibigan ko kapag hindi ako pumunta doon. Aalis na kasi sila, Mama Mia, kaya matatagalan bago kami magkita ulit. Kaya pupuntahan ko na lang. Nagmotor ako nung mga panahon na yon pero dahan-dahan lang naman ang pagpapatagbo ko dahil may baby nga sa sinapupunan ko.
So ayun kami, nandun sa kanila at tuwang-tuwa ako at hindi ko na namalaya ng oras na mag-aalas 8 na pala. Nagiinuman sila pero syempre ako hanggang tingin lamang at hanggang juice at tubig lamang dahil bawal naman ako. Mama Mia, dun na lang kami sa loob tapos yung iba ay nasa labas at nagbe-videoke. Kami naman ay nag-chechikahan lamang nung biglang nagsabi ang isa kong kaibigan na may naghahanap daw sa akin sa labas. Ha? Sino naman? Asawa mo raw, sinusundo ka na. Nagulat ako kung bakit nandun siya nung gabing yon. Kaya ayun, lumabas ako Mama Mia at dun ko nga siya nakita. Ayaw naman niyang pumasok. Pagtingin ko sa kanya ay may daladala pa siya na bag. Tapos halatang halata sa kanya na galing pa siyang duty at dumiretso na siya doon. Bakit nandito ka? Hindi ka ba nagtrabaho? Bukas pa ng umaga, Mi. Maaga akong babiyahi bukas. Pinuntahan lang kita kasi hindi kita matawagan eh. Ah, ganun ba? Sige, mauna ka na. Umuwi ka na, susunod na lang ako. Mama Mia, ewan ko ba pero naiinis talaga akong tignan yung pagmumukha niya pero kinikilig ako dahil nandun siya. Ah, okay lang Mi, mag-aantay lang ako sa'yo dito sa labas. Mauna ka na nga, susunod ako, may motor naman ako eh. Dito lang ako Mi, mag-aantay lang ako sa'yo. Gabi na, kaya aantay na lang kita dito. Nakakagalit na nakakakonsensya Mama Mia. Kaya ayun, pumasok na lang ako sa loob at nagpaalam sa mga kaibigan ko na mauunan na ako. Medyo nalungkot ako sa kanilang harapan pero ang totoo ay kinikilig naman ako sa loob-loob. Napakasarap na sana niyang yakapin dahil miss na miss ko na siya pero hindi ko kinakalimutan yung galit ko sa kanya na may ibang babae siyang kaakbay dun sa kanilang inuman. Nag-drive ako pa uwi samantalang siya ay nakasunod lamang sa akin. Pagdating ko sa bahay ay dumiretso na akong pumasok at hindi ako nagsasalita. Tulog na si Kendra noon at nasa kwarto nila mama. Paminsan-minsan dun kasi natutulog ang anak ko katabi ng lolo't lola niya. Nagugustuhan naman ng bata na dun matulog sa kanila kaya hinahayaan ko na lang. Nagbihis ako pagdating ko at humiga na rin. Hindi talaga ako nagsasalita at hindi ko pinapansin si Ken. Kawawa siya. Halatang pagod siya sa biyahe dahil malayo-layo pa ang kanyang pinanggalingan. Mi? Sabi niya. O ano? Sorry ah. Okay. Pagkatapos noon ay agad akong nagtalukob ng kumot sa katawan ko. Dapat ayoko talagang magsalita dahil galit ako Mama Mia pero gustong gusto ko na siyang yakapin. Kinalma ko na lang ang sarili ko at pinababa ko ang blood pressure ko. Hindi pa panahon ngayon para maging malandi dahil galit pa ako. Mi, galit ka pa sa akin? Hindi. Pagdating ko dito, wala ka, sabi ng mama mo, pumunta ka raw dun sa kaibigan mo, kaya pinuntahan kita kasi gabi na eh. Tapos ikaw lang mag-isang uuwi. Ah, okay. Mi, huwag ka nang magalit, please. Wala naman talaga akong babae. Hindi naman ako galit. Eh bakit hindi kita matawagan? Bakit ayaw mo makipag-usap sa akin? Nakakapagod mag-charge, lowbat yung cellphone ko. Mi, sorry na. Wala naman talaga akong ginagawang masama. Oo nga, wala. Huwag ka nang magalit, Mi, please. Ayoko kasing nagagalit ka sa akin eh. Ayokong nagtatampo ka sa akin, kaya sorry na. Mama Mia, gusto ko talagang magalit pero ewan ko kapag tinitignan ko yung mukha niya ay parang nakikiliti ako at kinikilig. Kinakausap ko noon ang sarili ko at sinasabihan ko ang katawan ko na makipag-cooperate naman sa akin at huwag lumandi. I love you, Mi. Sabi pa niya. Wala bang I love you too dyan? Matutulog na ako, Ken. Ikaw ba? Napapansin ko na parang hindi mo talaga ako tinatawag na D. Sa lagi kong pagtawag sa iyo ng Mi, kahit kailan hindi ko narinig mula sa iyo na tinawag mo akong D. Hindi mo ba gusto, Mi?
Hindi mo ba ako gusto? Mama Mia! Malumanay na malumanay ang boses niya nung mga panahon na ito na nakakakonsensya talaga. Ako pa talaga ang ayaw. Kung alam lang niya na halos mabaliw-baliw na ako. Halos nagalit na ako sa sobrang pagsiselos dun sa babaeng katabi niya. Tapos magdadalawa na yung anak namin tapos sasabihin pa niyang hindi ko siya gusto. Imbis na makatulog ay hindi ako nakapag-beauty rest dahil nga Mama Mia nung gabing yon ay lagi niya akong ginagalit. Ewan ko ba kapag eto nagagalit ako sa kanya tapos mawala na yung galit na yon, ay halikang matindi ang nangyayari at saka alam niyo na, romansahang matindi. Kasi niyakap niya ako eh. Hinalikan niya ako. Nung hinalikan niya ako ay hindi na rin ako nakapalagpa at humalik na rin ako pabalik sa kanya. Pagkatapos noon ay may nangyari sa amin. Pagkatapos ng may nangyari sa amin ay sinabi ko sa sarili ko na patatawarin ko na lang siya. Mi, tignan mo. May ipapakita ako sa'yo. Ano yan? Mi, ito siya oh, yung nakasama namin sa pag-inom. Pinakita niya sa akin yung mukha ng girl. Oo. Nakita ako yan dun sa may dining kasama mo. Imbis na napatawad ko na siya ay parang nairita na naman ako nung gabing yun. Tanawa Mi, tignan mo. Nag-chat siya sa akin kanina. Wow, ha? Sana all may pa-chat-chat pa talaga. Hindi ko siya nireplyan. Nag-send siya sa akin ng friend request pero hindi ko in-accept. I-accept mo! Sayang naman. Mukhang maganda. Mukhang masarap. Dinignan ako ni Ken ng maigi at pagkatapos ng ilang sandali ay tumawa siya. Nung tumawa siya ay talaga namang yung dugo ko ay kumulo na naman ulit. Huwag ka nang magalit sa akin, Mi. Hindi naman ako pareho sa ibang lalaki na nagkakandara pa sa mga chicks. Ikaw lang, sapat na. Pakis nga. Mama Mia, pinipigilan ko ang kilig na umuusbong noon sa puso ko. Pinapalitan ko ito ng galit at inis. Ah, mabuti kung ganun. Passive pa ako nung time na yun na hindi ako affected sa selos na nararamdaman ko, na hindi ako kinikilig. Pero talagang paminsan-minsan ay tinatraidor tayo ng ating katawan. Huwag ka nang magalit, Mia. Hindi naman ako nagagalit. Bakit naman ako magagalit? I-accept mo yan, sayang naman, nag-effort yan para i-type yung chat sa'yo at mag-friend request sa'yo. Di mo alam, baka nag-struggle yan para lang ma-chat ka. Dapat mo siyang replyan. Ewan ko ba, Mama Mia? Sinasabi ko yun, pero gustong-gusto ko namang marinig ang kabaligtaran noon mula sa kanya. Tignan ko nga, galit ka pa talaga sa akin eh. Pakis nga. Kagatin kita dyan eh. Huwag ka nang magalit. Ikaw lang ang kasiyahan ko. Sa'yo lang umaandar tong landi ko. Mama Mia, ewan ko pero parang kinikiliti na ako nung mga panahon na yon at parang gustong gusto ko nang sumuko kaya nagalit-galitan pa rin ako. Pinipigilan ko ang sarili kong magalit. Pero deep inside, Mama Mia, pinipigilan ko ang sarili kong kiligin at pinapakita ko sa kanyang pilit na nagagalit ako pero ang totoo ay halos himatayin na ako sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Mi. Ano ba yung mi mo yan? Para kang kambing dyan eh. Sorry na Mi, huwag ka nang magalit sa akin. Wala naman talaga akong ginagawang masama. Sakto lang talaga yung timing na nung nagpicture ay tumabi siya sa akin. Pero hindi naman nagtagal yun, pagkatapos ng picture wala naman na yun. Pero nag-enjoy ka, di ba? Hindi ako nag-enjoy Mi. Kaya nga tumawag ako agad sa'yo eh, nung kinabukasan nung sinabi ng kasamahan ko na nakita mo raw yung my day niya. Tumawag ka to defend yourself, tama? Hindi Mi, tumawag ako para ipaintindi sa'yo na mali yung nasa isip mo.
Sinasabi mong mali yung nasa isip ko. Hindi pa nga tayo nakapag-usap at hindi pa nga ako nagsasabi sa'yo kung ano yung nasa isip ko. Oo, kasi alam ko kung anong iniisip mo. Alam ko kung anong nasa isip mo at nagalit ka. Diba nga, angry emoji yung nireact mo dun sa my day ng kasamahan ko? Pero sounds defensive ka eh. Napaka-defensive mong pakinggan. Mama Mia, pinipilit niyang ipaintindi sa akin. Pero naggalit-galitan pa rin ako. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinalikan ulit at bigla na naman niya akong pinatungan. Hindi na lang din ako ulit nakahindi. Kaya nakapag 2 rounds pa kami before midnight, hindi pa kasama yung unang nangyari sa aming dalawa. Kaya ayun, nawala tuloy ang inis at init ng ulo ko. Nawala yung galit ko pagkatapos niya akong madiligan. Pero syempre, Mama Mia, dahan-dahan kami nung ginagawa namin ang bagay na yon kasi may baby ako sa sinapupunan. 4 a.m. pa lang ay gising na si Ken dahil maagang biyahin niya kasi may duty siya. Humirit pa nga siya ng isa pa, Mama Mia, so all in all ay parang naka-4 kami. Ewan ko, kahit na hindi kami laging magkasama, kapag naman magkasama kami ay bumabawi ang number of rounds na may nangyayari sa amin sa number of days na hindi kami magkasama. Kaya good mood ako nung mga panahon na yon. Himala at hindi ako nagkaroon ng morning sickness. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay lagi na lang akong nag-iisip sa mga sinabi niya nung nakaraang gabi na magpapakasal na kaming dalawa. Inaantay ko talaga na sabihin niya sa akin yon. At least ngayon alam ko na na may balak siyang pakasalan ako. Na hindi lang kami hanggang sa kama. Na hindi lang kami hanggang sa pagpapainit ng aming mga katawan. Na hindi lang ako magiging ina ng mga anak niya, kundi magiging asawa niya talaga. Masaya ako knowing na seryoso siyang bumuo ng pamilya kasama ako. Maaga akong naligo at magpapa-check up ako. Magpapa-prenatal ako dahil laging sinasabi sa akin noon ni Ken na dapat magpa-check up na ako. Pero talagang tamad ako sa mga ganung bagay, Mama Mia, kaya lagi ko na lang sinasabi na oo sa susunod. Nakakapagod kasing magpa-lab test, makipag-usap sa doktor, pero ginawa ko na lang yun dahil pinipilit na ako ni Ken. Salamat naman sa Diyos at okay ang lahat ng results at okay lang din ang pagbubuntis ko. Napakasarap sa pakinggan, Mama Mia, ang heartbeat ng baby ko. I'm not sure kung ano ang gender ng baby namin dahil hindi pa po masyadong halata. Pero feeling ko ay baby boy siya. Not sure pero yun ang feeling ko. Expected na October din ako manganganak, Mama Mia, so parang magkakapareho din sila ng birthday ng ate niya. Baka days lang ang pagitan nilang dalawa. Mama Mia, natawa pa talaga ako nung tinanong ako ng doktor. Nung nagtanong ako sa doktor dun sa pinapatanong sa akin ni Ken kagabi na kung ayos lang bang makipag-do while pregnant. Kasi normal at healthy pregnancy naman ang meron ako. Sabi ng doktor ay ayos lang naman, Mama Mia. Basta raw hindi ako makaramdam ng discomfort. Sabi ng doktor ay wala naman daw problema. In fact, ay maganda nga raw yung sex kapag buntis ka. Pero iba-iba naman daw tayong mga babae. Iba-iba ng sexual desires kung buntis. At iba-iba rin kasi may mga babaeng ayaw talagang ginagalaw tuwing buntis. Sa akin naman, Mama Mia, ewan ko. Mapabuntis o hindi man ako ay parang hindi talaga ako nakakahindi kay Ken. Sa mga nagtanong sa akin, Mama Mia, kung bago lang ba akong panganak, well, October last year po ako nanganak. Magkatapos December ay dinugo na po ako. Ibig sabihin ay balik na po sa normal yung hormones ko. Kaya pwedeng-pwede na talaga akong mabuntis kapag merong gumagalaw. May nagsasabi, Mama Mia, na meron naman daw hindi nabubuntis kahit nagpapagalaw. Actually, wala naman talagang matibay na ebidensya na kapag nagbe-breastfeed ka ay hindi ka talaga mabubuntis.
meron yung mga babaeng katulad ko na catcher talaga, kaya mabilis lang talagang mabuntis. Kaya ayun, after 4 months, Mama Mia, nabuntis ulit ako. So tinawagan ko si Ken at pinaalam ko sa kanya na okay lang ang pagbubuntis ko. Pero ring lang ng ring ang cellphone niya at hindi niya ito sinasagot, kaya tinext ko na lang at sinabi ko kung anong resulta. Umuwi ako sa bahay at pagod ako kaya nakatulog ako. Pagising ko nung pag-check ko ng cellphone ko, Mama Mia, may mga missed calls at mga texts na. Akala ko may mga missed calls at mga texts na, pero wala pa rin. So tinawagan ko na naman siya ulit, pero ring pa rin ng ring. Busy siguro. Dumating na ang hapon, pero wala pa rin, kaya hinayaan ko na lang. After naming mag-dinner, mga 7 p.m, ay bigla siyang tumawag. Sabi niya ay busy raw sila. Dahil kinabukasan ay mag-i-escort daw sila ng isang importanteng tao. Sorry me kung hindi ako nakatawag sa iyo kanina. Okay lang. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo sinasagot. Pasensya ka na. Tatawag ako ulit sa iyo ha. Kasi mag-accounting pa kami. Okay, sige. I love you, me. Love you too. Mama Mia, first time ko pong sumagot sa kanya ng ganon. Dumating ang alas 8, alas 9, alas 10 hanggang alas 12 ay walang Ken na tumawag sa akin. Gising na gising ako noon sa kakaantay ng tawag niya dahil sabi niya tatawag siya ulit. Medyo naging pangit na noon ang loob-loob ko, Mama Mia, pero iniisip kong dapat kong intindihin dahil ganun naman talaga ang trabaho niya. Scroll lang ako ng scroll noon sa cellphone ko. Pabalik-balik, Mama Mia. Hanggang sa nakita ako na may post, 10 minutes pa lang at bago pa lang ang post na yon. Isang kaibigan niyang nag-post at nakatag siya, tapos may 3 others pa na hindi ko alam. Mama Mia, ang post na yon ay parang nasa loob sila ng isang pub. Kasi napakaraming tao, may mga pagkain pang nakaserve. Binasa ko yung caption. Birthday pala ng isa nilang kasamahan. Ha, kaya pala hindi nakakatawag dahil busy at nakalimutan na ako. Pero sige, okay lang. Okay lang. Wala namang masama dahil celebration naman yon. I respect that. Okay lang naman yun sa akin. Ilang sandali pa, Mama Mia, sa tingin ko ng tingin ng picture na yon ay may nakita na naman akong isang naka-upload na nakapagpakulo na naman ng dugo ko. Andun yung babaeng akbay-akbay as a friend. Bakit andun siya? Bigla na namang umakyat yung galit sa ulo ko, Mama Mia. Bakit sa mga pictures ay laging magkatabi talaga sila ni Ken? Anong meron? Mama Mia, nung mga panahon na yun ay kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Yung blood pressure ko ay hanggang langit na po. Parang gusto ko nang kumain ng tao. Pero syempre pinipilit kong mag-relax ang sarili ko dahil mahirap na at baka maapektuhan pa ang bata at baka maianak ko siya nang wala sa oras. Pero hindi talaga nadadala sa pagpaparelax eh. Mama Mia, galit na galit ako. Sa sobrang galit ko ay umiiyak na ako noon. Inumaga na ako sa kakaiyak at wala pa rin akong tulog. Hindi ako makatulog dahil parang pakiramdam ko ay may kakaiba nang nangyayari. Early in the morning ay nasa may bintana lamang ako at nakaupo at karga-karga ang anak ko. Masakit ang ulo ko noon dahil wala akong tulog at wala ako sa mood, kaya wala akong ganang kumain. Ayokong makakita ng tao, Mama Mia, kaya nandun lamang ako sa kwarto ko sa may bintana, nakatingin sa labas. Kinuha ng mama ko yung bata dahil nakaramdam sila na parang ibang pakiramdam ko kasi hindi ako kumakain. Mama Mia, tawag ng tawag si Ken pero hindi ko sinasagot. Bahala siyang mamatay sa kakatawag sa akin. Mag-alas 9 na noon ng umaga nung pumasok sa loob ng kwarto ko ang kapatid ko. Ate, tumatawag si kuya o, kausapin mo. Sabihin mo natutulog ako. Hello kuya, natutulog raw si ate, sabi niya. Baliw talaga tong kapatid ko. Kausapin mo na nga, para kayong mga baliw eh.
Be, akin na yan. Kinuha ko yung cellphone niya. Hello? Me? Ano? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nakakatamad. Anong nangyayari sa'yo, Me? Matutulog ako, Ken. Me, kagabi, sorry ah. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Hindi na lang din ako tumawag kagabi kasi baka natutulog ka at maistorbo kita. Okay lang, Ken. Okay lang talaga sa'kin. Huwag ka nang tumawag. Pwede ba? Goodbye na. Kasi pagod ako eh. Pinatay ko yung tawag, Mama Mia, dahil talagang nagagalit pa rin ako. Grabe, sobrang galit ang naramdaman ko dahil paulit-ulit na nagpa-flashback sa isipan ko yung mga pictures na nakita ko nung nakaraang gabi. Yung picture ng babae na lagi talagang katabi ni Ken. Huwag ka nang magalit, ate. Hindi nga niya yung chicks yung katabi niya. Manahimik ka nga, huwag kang makialam. Malis ka dito. Mama Mia, umalis ang kapatid ko. Pero sabi niya dapat tawagan ko raw si Ken at klaruhin ng lahat. Para raw makapag-focus naman si Ken sa kaniyang trabaho. Ngewan ko ba? Tumatawa-tawa ang kapatid ko dahil sabi niya baka dala lang daw talaga ng hormones ko itong pagsiselos ko. Mama Mia, kaya tinawagan ko si Ken. Ilang segundo pa ay sumagot siya. Hello, me? Hindi ako sumagot dahil parang nanigas ang dila ko. Me, galit ka pa? Hindi. Me, yung totoo, galit ka pa ba? Masyadong kalma na ang tinig ko noon, Mama Mia. Pero mukhang maiiyak na ako. Hindi ko alam kung bakit gusto kong umiyak. Me, alam kong galit ka dahil dun sa mga nakita mong post ng kasamahan ko. Ngayon ko lang sinabi sa'yo to dahil kung ano man yung nasa isip mo, hindi yun totoo ha. Huwag kang maniwala dyan sa kung anong iniisip mo dahil hindi yan totoo. Wala kang dapat ikagalit dahil sa totoo lang, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako nang bababae dito, nagtatrabaho ako. Sorry talaga kung hindi ako nakatawag ulit sa'yo. Alam kong kasalanan ko kung bakit hindi ako tumawag at hindi ako nagpaalam, kaya sorry. Tumulo na ang luha ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ko na talaga alam kung papaano pa. Pwede bang mag-video call tayo, please? Huwag ka nang magalit. So ayun, nag-video call kaming dalawa. Mama Mia, sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya talaga yun, girlfriend. Talagang meron lang silang mga common friends kaya naimbitahan daw yung babaeng yun. Lagi daw yung lumalapit at kapag picture ay magkatabi talaga sila na hindi naman niya namamalayan. Mama Mia, sabi niya ay ako daw talagang gusto niya. Sabi niya, hindi raw niya talaga ako lolokohin. Sabi niya, mahal daw niya talaga ako. Pinakilala pa niya sa akin yung kanyang mga kasamahan at pinakilala niya ako bilang asawa niya. At ang sabi niya, hindi raw dapat ako mag-alala dahil alam ng lahat na ako ang kanyang asawa. Dahil doon, Mama Mia ay nag-excuse muna siya. May gagawin lang daw siya. Pero lagi pa rin nandyan yung tawag. Ilang sandali pa ay nakareceive ako ng tag sa akin. Isa pala yung tag sa Facebook status na married to, galing kay Ken. Inaccept ko yun, Mama Mia. Kahit na medyo alam kong parang nawawalan na ako sa wisyo nung mga panahon sa kakaselos. Pero sabi niya na iintindihan naman daw niya ako dahil nga buntis ako. Kakaiba raw ang hormone ko. Inisip ko, Mama Mia, hindi naman talaga pwedeng rason ang pagiging buntis para maging ganun ako kay Ken. Kaya inunti-unti kong inayos ang sarili ko, Mama Mia. Inunti-unti kong inayos ang aking pagkatao. Si Ken din naman, sabi niya, ay unti-unti rin daw niyang aayusin ang kanyang sarili. Hindi kasi siya sanay dati na may pinagpapaalaman siya sa kanyang mga ginagawa. Kaya nakakalimutan niyang magpaalam sa akin pero hindi naman niya sinasadya yun. Nag-usap kami
at nagkasundo kami na ayusin ang aming mga pag-uugali dahil ito naman talaga ang katotohanan kapag may karelasyon ka. Dapat magawa mong magkompromiso, hindi ba? Mama Mia, one thing that I've learned is kung nag-aaway talaga kayo ng partner mo, tapos may galit ka sa partner mo, dapat talaga na pag-usapan nyo ng mabuti at hindi mo dapat tinatakasan yon. Kasi kapag pinag-usapan nyo ng mabuti, ay makakuha kayo ng magandang solusyon para magtagpo ang inyong mga gusto. Dapat din huwag magpataasan ng pride. Dapat marunong ding makinig sa kabilang side. Dapat wag lang yung utak mo at yung kung ano-anong pag-overthink mo ang iniisip mo. Pwede mo namang isaalang-alang yun, pero wag mo rin kalimutang isaalang-alang ang eksplanasyon ng partner mo. Hindi dapat natin pairalin ang sobrang galit dahil yun ang nakakapagpanakit sa atin at yun ang nagiging dahilan kung bakit ang isang relasyon na pwede pa sanang maisalba ay tuluyan ng nasisira. And lastly, iwasan niyo ang pag-overthink dahil mas lalo lamang na magagalit at paglalaruan ng utak niyo ang inyong emosyon. Kung meron tayong iniisip na hindi mabuti para sa ating partner, ay komprontahin natin agad ito para wag nang lumaki. Wag nating itago ang galit at inis na ating nararamdaman o kung kahit selos pa man yan dahil para yung anay na unti-unting kakain sa ating pagmamahal na meron tayo sa partner natin. Para yung anay na unti-unting sisira sa magandang samahan natin at relasyon sa ating partner. Dapat pag-usapan para mailabas kung ano ang dapat ilabas. So dapat tayong mga babae, huwag din tayong masyadong maarte kahit pa nga buntis tayo, ay pilitin pa rin nating huwag maging toxic. Hindi rason ang pagiging buntis para hayaan na natin ang sarili nating maging toxic dahil tao pa rin naman yung mga partner natin. Meron pa rin naman yang silang mga pakiramdam kaya mag-usap na lang ng mabuti. Alam ko karamihan sa ating mga babae ay meron talagang saltik sa utak at meron talagang pride na hindi natin maibababa. Pero subukan natin kung talagang mahal natin ang ating mga partner. Mama Mia, sa mga nagtatanong ngayon kung kasal na ba kaming dalawa ni Ken, sad to say ay hindi pa. Busy pa po talaga si Ken sa kanyang trabaho pero tapos na po kami sa pag-asikaso ng mga requirements. Nag-aantay na lang kami ng tamang schedule, Mama Mia. Meron ding nagtanong kung alam daw ba kung bakit alam ni Ken ang tungkol sa mga private parts at kung ano ang dapat gawin eh lalaki siya tungkol sa ating pagkababae. Sabi niya Mama Mia, nalaman niya raw yun dahil sa kanyang ex. So, maraming salamat sa ex ni Ken. Again, Mama Mia, gusto ko pong sabihin sa lahat na maging mapagmahal tayo. Lagi nating isipin at mararamdaman din ng ating partner bago tayo magbitaw ng mga salita at gumawa ng mga bagay na makakaapekto din sa kanila. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko hanggang katapusan. Naway ipagdasal nyo na tuloy-tuloy nang maging maganda ang samahan namin ni Ken at tuloy-tuloy nang maging maayos ang aming pagsasama at matuloy na rin ang pinaplano naming kasal dalawa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Joanne. Ay, nako naman talaga. Nauuso ba yung ganun? Yung mga galawan muna bago relasyon. Iba tong kay Joanne, ha? Buntis muna. Dalawang anak muna bago relasyon. Pero I'm so happy na nagkaintindihan kayo. Nako naman talaga. Kayong mga babae dyan, ako, sana may natutunan kayo. One way or another sa kanyang naging kwento. Isa sa mga dapat nyong matutunan ay yung wag nyong ano ha? Wag yung... Ha,
sabunan yung pagkababae niyo dahil hindi raw maganda yon sa health. Oh, yun ang sabi ni Ken at yun na din ang ginagawa niya. Anyways, maraming salamat Joanne sa naging kwento ng buhay mo. Naway naging masaya at magiging masaya pa kayo ni Ken hanggang dulo sa inyong pagsasama. At alam kong nanganak ka na ngayon kasi November na, 'di ba? Congratulations sa bago mong baby at sana nga ay maikasal na kayo at maging masaya ang inyong pamilya sa habang buhay. Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa kwento ni Joanne, please do like and share this video. Syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe nitong ating channel. Mag-click na rin ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago po tayong video at kwento na inilalabas. At huwag na huwag niyong rin kakalimutan na mag-share ng sarili ninyong kwento ng buhay. Oo, huwag kayong mahiya. Mag-email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting channel. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw at bukas, ibang kwento na naman ang ating pagsasaluhan.